Minsan pa, palakpan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay tunay na matapat, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ay mabuti. So, panghawakan natin po iyon at doon tayo papapalain ng Panginoon at doon tayo makakaranas ng mga himala ng Diyos at siya ay patuloy na kakalinga sa atin at siya ang tunay na Diyos na magpapala sa ating lahat. So magandang araw mga kapatid. Welcome po kayo sa ating service, sa ating Sunday worship celebration, sa ating first service. At ngayong araw na ito ay meron po tayong Holy Communion. At muli, pinapasalamatan ko po kayo sa ating pagkasama-sama at ang inyong paglilingkod ay hindi po nasasayang sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, ang kanyang tinitingnan sa atin ay yung ating pagiging tapat din sa kanya. Amen, mga kapatid. So sa atin pong tema na pinag-aaralan, kung inyo pong nasusundan ang sa atin pong attribute of God o yung katangian ng Diyos. So yung una, napag-aralan po natin yung the goodness of God. Amen po, kung inyong natatandaan. At yung ikalawa ay the presence of God. Yung pangatlo ay the faithfulness of God. At yung pang-apat, yung nakaraang linggo ay the power of God. At ngayong umaga ay atin namang pag-aaralan ang the unchanging God, ang Diyos na hindi nagbabago. Sa aklat ng Malakay chapter 3 verse 6, ang sabi po ay the Lord do not change. Sa James chapter 1 verse 17, everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same. Let us bow our heads in prayer. Salamat po, Panginoon, sa kalakasang pisikal na patuloy mo pong pinakakaloob sa amin. At ganoon din, Lord, kami ay dumadalangin sa iyo na ikaw ang siyang magpala sa bawat isa sa amin kasabay ng aming pakikinig ng iyong salita. Ang aking dalangin, Ama, ang iyong salitang aming madidinig ay lubusan namin itong tanggapin, pairalin sa aming buhay, exercise namin ito, maging application ito sa amin, kung papaanong makita ka namin kung sino ka sa aming buhay, ay kaduktong noon kami ay magiging malakas, paunlad sa aming pananampalataya sa iyo. Ngayon pa lang, Panginoon, tugunin mo ang aming iba't ibang panalangin, ang mga nanay na narito, mga tatay, mga kabataan, ang mga sanggol na mga narito, Panginoon. Lakipan mo ng iyong kapangyarihan na nagbibigay sa kanila ng kagalingan kung merong mga karamdaman at kung mga kanilang mga pangailangan, Lord, ay yun pong katagpuin. Salamat po, Ama, aming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa ngalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. The only thing that is constant in this world is change. Marahil, maraming beses na atin na pong narinig at nabasa ito na may mga pagbabago na mabuti. Sa halimbawa, sa larangan ng technology, maraming mga invention sa panahong ito na nakakatulong sa ating lahat upang maging convenient and comfortable ang buhay. So marami yan, maging yung gadgets, everything na nasa atin ngayon. At maging sa larangan ng medisina, maraming karamdaman ang may mga gamot na kumpara noon. Sabi ni Brother Gani, nung panahon yun, patapal-tapal lang at gumagaling daw sila at umiinom ng mga mamapait na mapapaklang mga ugat o dahon. Ano? Pero ngayon, hindi tayo, maging itong si Ramon, ganun din ito. Kinumara. Itong dalawang to ang palagi nagkukwento sa akin. Eh, no? So silang dalawang palagi kong kasama, Pastor Ber. So sa edukasyon naman, dati,
yung college na, hirap pang mag-English. Ngayon, hindi pa nag-aaral, mahusay na silang mag-English at may accent pa. Kasi nga, dahil doon sa mga iba't ibang mga tinatayong mga eskwelahan, di ba? Yung mga international school at Chinese school at yung ibang iba pang mga eskwelahan. So, maraming magagandang pagbabago sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Pero kasabay noon, mga kapatid, may mga pagbabago rin na hindi mabuti. Pagbabagong nagdudulot ng pulsyon, halimbawa, at pagkasira ng kalikasan. Sa aspeto rin ng kalusugan, maraming kanser at iba't ibang sakit ngayon. At isa na nga sa pinakabago ay yung COVID-19. At dahil sa tayo ay nasa panahon na punong-puno ng iba't ibang lumalabas, tinatayong mga business, kabi-kabila ang mga fast food at mga hindi magagandang pagkain ay maraming mga nagkakasakit. Kaya ang buhay ng tao ay masa umiikli. Pabata ng pabata ang na-stroke at nagkakasakit sa puso. Morally, dumami rin ang mga kasarian. Dumarami ang mga bansang nagpapahintulot ng unbiblical marriage and family setup. Kaya napakita natin na mayroong pagbabago na mabuti, may mga pagbabago na hindi mabuti. Pero hindi tayo makakaiwas na mayroon talagang change. Kaya ang sabi, things change, people change, places change, friends change, careers change, economies change, but God never changes. Ulitin nga ninyo, God never changes. Sa gitna ng lahat ng mga pagbabago sa mundong ito, mga kapatid, ay mayroon tayong makikita at sa ating buhay na merong hindi nagbabago. At yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos. Itong attribute ng Diyos na tinatawag na immutability or pagiging unchanging. Infinite ang katangiang ito ng Diyos. From eternity to eternity. At walang sinumang maaaring makapagbabago nito. Tungkol sa kanyang plano, tungkol sa mga kanyang tuntunin, mga layunin at intensyon, at lalong higit, hindi po siya nagbabakasakali na katulad ng ibang mga tao. At hindi siya nag-eeksperimento at lalong hindi siya nanghuhula. Establish ang lahat ng ito buhat pa sa simula. Amen po ba? So, pagka ito ay nakita natin sa ating isip, sa ating buong pagkatao, ay dyan natin makikita yung kalikasan ng Diyos na talagang magtitiwala tayo sa Kanya. Amen po. So, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ito ang pinakamatibay na sandigan ng kapayapaan, kapanatagan, at siguridad. Dahil dito, makakaasa tayo na sa kabila ng mga mabibigat na bagay na ating pinagdadaanan o mga suliraning mas malaki kaysa kaya nating yakapin o mga taong nagpapahirap sa atin, hindi tayo matitinag. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka matitinag. Sapagkat ang ating Diyos na sinasamba ay nananatili at hindi nagbabago kahapon, ngayon at bukas. Kaya kung ikaw ay na kay Jesus, kilala mo siya, napakapalad mo. Sapagkat hindi nga siya nagbabago. Ngayon, atin pong atuklasin ang mga mahalagang kaugnayan ng katotohanan ito sa ating buhay. The unchanging God, because God never changes. Una, number one, His promise never changes. His promise never changes. Ayon po sa pag-aaral, mga kapatid, ang buong Bible ay binubuo ng 31,100
two verses. At ito ay nahati sa dalawa. Sa Old Testament ay 23,145 verses. Sa Old Testament po yon. At sa New Testament ay 7,957 verses. Kaya, out of 31,102 verses, merong 8,800 promises. Ang mga promises ito ay merong 8 classification. Yung 991, ito ay promise from one person to another person. Yung 290 naman, ito ay promises from man to God. At yung 28, ito ay promises made by the angels. At yung 9 nito ay promises made by the devil. At yung 2, yung 2, ito ay promises naman from evil spirit. At yung isa pa, yung 2, promises from God the Father to God the Son. At ito nga, yung 7,487, ito yung maganda, promises from God to man. Gusto niyo ba yan, yung mga pangakong ganyan, libo-libo? Amen po ba? Hindi ba? So, sa 7,487 na pangako ng Diyos sa tao, kung isang pangako ang pangahawakan mo kada araw, sa isang araw, aabuti ng halos 21 years bago mo makumpleto ang mga pangakong ito. Meaning, sa loob ng 21 taon, 21 years, may available na bagong pangako ang Diyos sa iyo bawat araw. Praise God for that. Kaya nga, palagi mayroong bagong araw sa atin because of the promises of God eh. Kaya ang mga pangako ng Diyos sa Biblia ay kasing totoo ng kanyang karakter. Kasi yun niya ang karakter ng Diyos, di po ba? Kaya itong mga pangakong ito ay makakatulong sa ating pananampalataya. Kaya kung paanong hindi nagbabago ang Diyos, gayon din ang kanyang mga pangako. Kaya, maybe some of them are what you need for today. Kailangan natin ito, mga kapatid. Ating basahin ang ilan sa mga pangakong ito na nakasulat sa banal na kasulatan. Baka isa sa mga ito ay kailangan mong panghawakan. Una, yung Joshua chapter 1 verse 9. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sa Psalms 50 verse 15, dito po kayo ang bumasa. Psalms 50 verse 15, ready, go. Dito naman po sa Isaiah 41 verse 10. Sige po, ako'y... So tayo pong lahat sa James chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. 1 John chapter 1 verse 9, basahin nating lahat. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya, mga kapatid, one of the effective ways to grow stronger in faith is to focus our mind on the unfailing promises of God and on the unchanging God who is behind those promises. Kaya dapat naka-focus tayo para maging matatag ang ating pananampalataya sa ating Diyos sa kanyang mga pangako. Ingatan ang mga pangakong ito sa ating mga puso at yakapin mo ito ng iyong kaluluwa. Hindi-hindi sasablay ang alinman
sa mga ito. Because God never changes and His promise never changes. So, pangalawa, His purpose never changes. His purpose never changes. Psalms 33 verse 11. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. Ang katotohanan nito, mga kapatid, bago ka palang likain ng Diyos, batid na niya ang kanyang layunin para sa iyo. Sa maniwala man kayo o hindi, iyon po ang totoo. Walang taong nabubuhay na walang layunin. Malino man ito sa iyo o hindi, malaki man o maliit ang tingin mo sa iyong sarili, may dakilang layunin ang Diyos para sa iyo at para sa ating lahat. Ang kailangan mo lamang ay diskubrihin kung ano ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos. Man, sabi, does not live by bread alone, but by the word of God. Bahagi ng iyong paglago sa pagkakilala sa Kanya ang unti-unting pagkaunawa mo ng Kanyang plano sa iyong buhay. Kaya sa Ephesians chapter 2 verse 10 ay ating mababasa, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So yun lang, makita natin na iyon ang layunin ng Diyos para sa atin. At iyon ang ating, iyon ang kanyang pinapagawa sa atin. So kailangan natin ang mga sumusunod, mga kapatid. Alam natin ito. Importante sa mga estudyante ang makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan nating magkaroon ng stable job or business as our source of income. Pangarap natin ang isang masaya at masaganang pamilya. May mga bagay na gusto nating ma-achieve personally. Subalit, mga kapatid, wala sa mga ito ang makapagbibigay ng ultimate fulfillment sa buhay. Ibig sabihin nito, makuha mong lahat ito, hindi ka makatitiyak na na-fulfilled mo na yung buhay, yung pagkasilang mo sa mundong ito. Kasi maraming tao na naging matagumpay sa larangang nabanggit, ngunit hindi sila naging totoong masaya. Yung iba, feeling nila bigo sila, sapagkat ng kanilang pagkakaroon ng mga bagay na hinahangad ay nagdulot ng walang kakontentuhan. Sa kibuturan ng kanilang puso, meron pa rin silang hinahanap. Ngunit, hindi nila alam kung ano ito. Marahil, ganito ang ilan sa atin dati. Kaya merong awit si Gary Valenciano, di ba? Dati-rati, hindi ba gano'n? Alam niyo yun, no? Di ba? So parang hindi niyo alam, ako lang ata, tahimik kayo. Ngunit mga kapatid, papalad kayo sapagkat nakilala mo ang Diyos. At dito nagumpisa ang kabuluhan ng iyong buhay. Sino ang nakaranas nito? Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Ang sabi ni Rick Warren, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. Kung meron dito, na dati kang masaya, na lumalakad, nakasama ang Diyos, at damang-dama mo na ikaw ay nasa sentro ng Kanyang layunin. Subalit, isang araw, may nangyari sa iyong buhay. Nalayo ka sa Panginoon, marahil na natukso ka, o nagkamali ka, o na-stumble ka, o ano-ano pang mga bagay na hindi magandang nangyari sa iyo. At ngayon, pakiramdam mo ang layo ng ginagawa mo sa layunin niya sa iyo. Marahil, nagbago ka na rin sanhin ang mga naganap sa buhay mo. Ngunit mga kapatid, mga magulang, heto ang good news. Hindi pa rin nagbabago ang layunin ng Diyos para sa iyo. Amen. Romans chapter 11 verse 29, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Kaya ang tanong, ano ang dapat kong gawin? Ang sagot po mga kapatid, ngayong naunawaan mo na hindi nagbabago ang pagkatawag sa iyo ng Diyos,
ikaw ang magbago. Bumalik ka sa layunin niya sa buhay mo, at kung nagkasala ka, makakaasa kang papatawarin kanya. Garantisado yan, mga kapatid. Kaya sabi mo sa iyong katabi, magbago ka na. Because God never changes, His purpose never changes, at yung pangatlo, mga kapatid, His provision never changes. Another unchanging reality about God, He cares about all our needs at all times. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ay nagmamalasakit siya sa ating mga pangailangan. Ano sabi ng James chapter 1 verse 17? Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Hindi nauubos ang biyaya at pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Praise God for that. Kasi mayaman siya sa lahat. Mayaman siya sa lahat ng bagay. Hindi siya kukulangin ng supply, gaano mang kalaki ang ating mga pangangailangan. Dapat kiniklaim niyo yon, dapat sinasampalatayan niyo yon. Kung ang Savior at Lord mo siya, siyempre, provider mo rin siya. Therefore, pag nangyari yon, blessed ka. Amen. Diba? Hindi hiwalay yon. Sama-sama yon, mga kapatid. Kaya, makita po natin na the power of God's unchanging provision ay mayroong mga nakatala o kasaysayan o nababasa natin sa banal na kasulatan. At ito yung mga ilang mga sumusunod na ating mababasa. Mayroong 40 taon niyang sinuplayan ng pagkain ang milyong mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang mula ito sa Ehipto hanggang sa Promised Land. Ano pa, sinuplayan niya ng pagkain si Elijah nung nag-iisa siya sa bundok sa pamagitan ng uwak. Pinuno niya ng langis ang tahanan ng isang babaeng balo. Pinuno niya ng isda mga bangka ng mga bigong mangingisda nung wala na silang mahuli. At itong mga ito ay iilan lamang sa napakaraming provision ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. At ang good news uli, mga kapatid, hindi siya nagbabago. Siya rin ang Diyos na magsusupply ng kailangan mo. Siya ang pupuno sa mga kakulangan mo. Kung kaya niyang lumalang mula sa wala, hindi problema sa kanyang anumang itinuturing po nating problema. Hindi problema sa Diyos yun. Dahil hindi siya nagbabago, Siya ang bahala sa iyo. Sabi mo sa iyo, katabi uli, ang Diyos ang bahala sa iyo. Pero maging masipag ka rin. Ang Diyos na handang duminig at tumugon sa pagtawag mo ay ang parehong Diyos na duminig kay Daniel sa kulungan ng mga leon. Siya rin ang Diyos na nagkaloob ng batong ginamit ni David upang gapiin at talunin itong si Goliath. Siya rin ang duminig kay Pedro noong lumulubog siya sa ilog, sa tubig. Siya rin ang tumugon sa panalangin ni Pablo sa gitna ng kanyang kahinaan at siya nagwika ng ganito, "My grace is sufficient for you." Kaya mga kapatid, He is that same God whose promise never changes, whose purpose never changes, whose provision never changes. Bakit? Because God never changes, His provision never changes. Pang-four is love never changes. His love never changes. Psalms 136 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ulitin natin, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat
kailanman. Alam niyo yung word na pag-ibig, 126 verses yan. 126 times mentioned yan sa Bible. Ang isa rito ay yung magandang talata, yung Romans chapter 8 verse 35. Mababasa natin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? At sa mga sumunod na verse doon, sabi, hindi, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid. By the way, meron po ba kayong nakitang tao na hindi nasisira yung mood? Alam niyo yung mood, di ba? Yung ugali, yung temperamental ng kanyang ugali. Alimbawa, kumusta yung mga superior mo, yung besi mo, yung workmate mo, yung churchmate mo, maging yung partner mo, yung sino yung mga may ka-partner dito, may asawa. Meron ba sa kanila na hindi nasira ang mood? Di ba? Taas ang kamay ng mga may asawa rito. Taas po ang kamay ng mga may asawa. So, kung ang asawa mo ay, isipin nyo to, ay consistent na laging nasa good mood ang asawa mo, consi, Sister Susan. Kung palagi consistent, ha? Nasa good mood palagi yan, ano, ay mag-imbestiga kayo. Baka hindi tao yung napangasawa mo. ano mahal, ano? Pero, alam nyo, mga kapatid, meron akong alam na hindi nawawala sa mood. Kahit na lagi kang nakakamali. Mahinahon siya palagi. Pag hindi mo nasunod ang kanyang instruction, tatahimik lang siya sandali. Tapos, magsasalita na uli. At mahinahon pa rin siya, bibigyan ka ng bagong instruction. At kailanman hindi ko pa siya narinig magalit. Gusto niyo siyang makilala, mga kapatid, kung sino itong sinasabi ko? Gumamit ka po ng Google Maps at saka Waze. Yung mga may sasakyan. Hindi ba yung Waze, yung mga Google Map? Kaya ayaw, sa kanang kakaliwa, ayaw kakaiba. Pero hindi siya nagagalit, ha? Diretso pa rin. Hindi siya ayaw mo. Dahil po ba, mga kapatid? De, pero seryoso na po ako. Seriously speaking, God's love never changes. Amen. Palapakan natin na si Lord. Hindi siya kailanman nababad trip katulad ng mga tao. Palagi kanyang mahal. Di ba ang ganda noon? Palagi kanyang mahal. Pero tao saan mo? Hindi. Kahit sabi mong malamahal ka ng asawa mo. May nagkakataon na naiiba nga yung mood eh. Hindi mo kailangang hintayin na nasa good mood si Lord, mga kapatid. Si Lord, bago ka mag-pray, you can come to Him anytime. Di ba? Bago ka lumapit sa Kanya, sabi, ay alam na niya ang inaig ng iyong puso eh. Kaya, you can come to Him anytime 24/7. Ibig sabihin nun, kaya sabi ng Hebrews chapter 13, verse 8, sabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yun ang sabi. Kaya, God is not affected by your life condition. Magbago-bago man ang kalagayan mo, mga kapatid. Yumaman ka man, maghirap ka man, healthy ka o hindi, magkasakit ka man, maging masaya ka man o stress ka, masunurin ka man o matigas ang ulo mo, at may mga consequences ang bawat choices mo, pero with regard sa relasyon niya sa'yo, walang magbabago. Amen. So dapat alam po natin yon. Hindi siya apektado magbago man ang kalagayan mo. Bilang anak ng Diyos, kung mahal ka niya kahapon, mahal ka niya ngayon. At kung nakagawa ka ng maling desisyon, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Kaya huwag kang manangan sa iyong sariling pakiramdam lamang, mga kapatid. Kung ang pakiramdam mo, parang lumalabo ang future mo, at kung pakiramdam mo, parang naglalaho na ang kagalakan mo, at kung pakiramdam mo, parang lumalayo ang pag-asa mo, pagdating sa relasyon ng Diyos sa iyo, walang lumalabo, walang naglalaho, walang lumalayo. Augnayan mo sa Diyos sa higit na matibay at nakahihigit sa lahat ng ugnayan mo sa tao at sa mga bagay dito sa mundo.
Kaya ang sabi ni Charles Spurgeon, though you have changed 1,000 times, he has not changed once. Anong sabi, no? Ang ganda, no? Kahit ang mga tao ay 1,000 beses nagbabago, ano, yung mood, yung character. Pero never ang Diyos, kahit kailan man, hindi siya nagbabago sa atin. Because God never changes, His love never changes. Panglima, mga kapatid, His justice never changes. Sa huling bahaging ito ng ating mensahe, nais kong balansehin ang tungkol sa immutability ng Diyos. Nang sa gayon, ay maging tama ang ating pagtugon. Ito ay tungkol sa other side ng immutability ng Diyos. Hindi magiging kumpleto ang ating presentasyon ng mensaheng ito kung ang isang side lamang ang ating ipapakita. Makinig kayo. Ano ang dapat maging malinaw sa atin? Kung papaanong ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago sa mga sumasampalataya at nananalig sa Kanya, kailangan din ninyong malaman na ang lahat ng mga hindi sasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng parusang walang hanggang kamatayan. Maliwanag po yun. His justice, ang Kanyang katarungan, and judgment, yung Kanyang paghatol, are also unchanging. Ang Kanyang mga babala patungkol dito ay consistent, na Kanyang ipinahayag sa buong Biblia, consistent ang Bible dito. Kaya sa pasimula pa lamang ay mababasa natin, binigyan ng Diyos ng babala si Adan sa kanilang sasapitin kung lalabagin niya ang kanyang simpleng utos. Kaya Genesis chapter 2, verse 16 to 17, samahan ninyo ako uli sa pagbasa, ready go. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Makita po natin sa kalagitnaan ng Biblia, nagbabala na ang Diyos. At sa pamagitan ng kanyang propeta ng ganito, sa susunod na ating babasahin, sa Ezekiel naman 18 verse 20. Ano sabi? Sabi-sabi nating basahin. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Maging ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nagbigay din ng babala sa John chapter 8 verse 24. Ano sabi? Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwala ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. May mga sumunod pang mga babala sa mga talata. Sa Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, ay sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Santiago naman ay nagpahayag ng ganito, James chapter 1 verse 15, ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. At maging sa huling bahagi ng Book of Revelation, ganito ang ating mababasa. So Revelation chapter 20 verse 12 to 15. Gusto kong nilagyan ng maraming talata para to support yung ating statement tungkol sa ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang paghatol, sa kanyang judgment. So, sabi, Revelation 20 verse 12 to 15, nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ano sabi, ay itinapon sa lawa ng apoy. So mga kapatid, maliwanag po yon. Ang judgment ng Diyos, ang paghatol ng Diyos, totoo yon. Hindi siya magbabago doon. Sapagkat, pagka nireject mo ang Panginoon, may relihiyong ka man, sa tingin mo mabait ka,
Pero ang issue ay nagpaligtas ka ba sa ating Panginoon? Hindi sapat ang ating mga ginagawa na mabuti sa lupang ito. Ang mahalaga ay ikaw ay nagpaligtas sa ating Panginoon. Kaya pakinggan natin itong mabuti, the promises of God that never fail. At masarap pong pag-usapan yan, but ngunit hindi lang ang mga pangako ng Diyos ang hindi magbabago. Ang katarungan ng Diyos ay hindi rin nagbabago, tiyak natutuparin ng Diyos ang pangakong kanyang binitawan sa mga nanalig sa kanya. Ngunit tiyak ding tutuparin ng Diyos ang parusang naghihintay sa mga magre-reject o hindi mananalig sa kanya. Yun po ang malinaw. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos sa kanyang salita. Sa pangwakas, mga kapatid, sa conclusion po natin, ang kabuuang mensahe ng Diyos ay tungkol sa napakagandang plano niya. Huwag niyong kalilimutan, ito yung reconciliation between God and humanity. Ang nais ng Diyos, makasama niya tayo sa langit. Ito lamang ang nag-iisang layunin ng lahat na ginawa ng Diyos, ang makabilang tayo sa kanyang pamilya at makapiling niya magpa walang hanggan. Kung tinanggap mo na si Jesus, ang tanging daan upang magkaroon ka ng personal na kaugnayan sa kanya, magpasalamat ka sa kanya sapagkat ikaw ay kanyang nasumpungan. Kung hindi ka pa nagpapasyang tanggapin siya, pag-isipan mo ang iyong buhay. Mahal ka ng Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay sa krus para sa iyo at tubusin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Nang sa gayon, ay makatanggap ka ng kapatawaran. Dapat naiintindihan mong malinaw ito. At kailangan na maganap sa iyong buhay ito na ang kabayaran para sa mga taong ayaw kumilala at tumanggap sa kanya ay kabaligtaran naman. Yung mga ayaw kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesus, of course, kahit mahal ka ng Diyos, may kaparusahang maghihintay sa iyo. Kung kakilalanin mo si Jesus, tatanggapin mo siya at magsisisihan ng iyong mga kasalanan, mga kapatid. Ang hatol na parusa na nakaamba sa iyo ay hindi na igagawad sa iyo. Yun ang maganda noon, kahit anong kasalanan na nagawa mo sa tingin mo. Sa tingin mo, parang hindi ka na kayang mapatawad. Hindi totoo yun. Pandaraya ng Diablo yun. Ang Diyos ay nagmamahal sa'yo. Mahal ka niya. Ang ayaw lang niya ay ang kasalanan. Minahal niya ang mga makasalanan. Kaya sa nagpunta rito upang iligtas ang iyong kaluluwa at upang makasama ka niya magpaka walang hanggan. Kaya, mga kapatid, sa ating buhay na ito ay ating tunay na pagkatiwalaan ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kanyang mga pangako. Tayo ay naging tagapagmana niya at ang ipinangako ng Diyos na ang lahat ng ito ay ipinagkaloob niya sa atin at ito ay dahil sa kanyang anak na si Jesus. Lahat ng kayamanan sa langit, lahat ng mga bagay na tinatanggap natin, lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik, maging spiritual, material, temporal, maging ating buong pagkatao, body, soul, and spirit, kaya tayo pinagpapala ng Diyos dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Isang bagay ang sigurado, mga kapatid. Lahat sa mundong ito ay magbabago. May mga pagbabagong nakaka-encourage. May mga pagbabagong nakapanghihina ang loob. Ngunit, kung kilala mo ang hindi nagbabagong Diyos, magiging handa ka sa anumang bagay na pwedeng maganap. Huwag natin kalimutan, what a wonderful privilege to worship Him. Yung kanyang love and ating paglingkod, dapat gagawin natin yon, our unchanging God. Ulitin ko, what a wonderful privilege to worship, love, and serve our unchanging God. Let's all stand and awitan natin ang ating Panginoon. Lahat
natin ating kamay sa Panginoon. Walang katulad. Walang katulad ng ating Panginoon. Wala nang pahintay sa iyo. Wala nang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad. Wala nang ihigit sa iyo. Ikaw ang Diyos, o paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ulitin natin ang awit na ito na mayroong pagsamba. Awitin ko ba lahat ng awit sa natin ang ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga labi. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Pinagpupurihan ka po namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Salamat, Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailan paman. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Sapat ang iyong biyaya at kahabagan. Sapat ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kami minahal mo. Kami pinatawad mo. Kami ay iyong kinalinga. Kaya nga po, Panginoon Diyos, sa aming pagsasama-samang ito, pinupuri ka po namin, sasambahin ka po namin, maglilingkod kami sa iyo nang merong katapatan, nang meron ding pagmamahal sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, bigyan ng lakas at kapangyarihan na makasunod sa iyong kalooban, makasunod sa iyong banal na salita. Sa iyong papuri, pasasalamat at pagdakila, sa ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen.